Hello everyone! Welcome back to my channel and to my vlog. So ayun, matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-upload ng video, hindi rin ako nakapag-shoot ng anything kasi medyo marami na ganap recently sa life ko, sa life namin. And yun, marami din dapat munang unahin, lalo na ngayon sa pregnancy journey ko. Kaya ayun, for today's video, i-update ko lang kayo ano ba yung mga kaganapan na yun. Bago mag-start, by the way, hindi baliktad yung damit ko ha. Ano to? Style daw talaga yan. And last upload ko dito is nung birthday ko pa. Which is, alam ko medyo mahaba yung vlog niya. Pero gusto ko lang i-upload yun kasi gusto kong maalala. Or balikan yung moment kung paano na i-celebrate yung blessing sa amin na to. And gusto ko rin mag-thank you aside sa family ko and sa friends ko. Sa inyo rin na subscribers dito sa channel na to. Thank you so much kasi nika-celebrating kayo with us. Nababasa namin yung mga messages ninyo, prayers ninyo. And super na-appreciate namin yun. Kaya thank you so much. Okay, so let's start sa konting update ko. After yung birthday ko, after ko kong sabihin na pregay ako, syempre, importante na nagpapacheck tayo sa OB, na minimit natin sila. May mga kailangan gawin na test, syempre, para ma-ensure yung safety ko at safety ng baby ko. So, may mga test na ginawa and one of those tests ay yung OGTT-75. So, sa mga prege dyan, alam nyo siguro kung ano yung ibig sabihin nun. So, basay, nakuha ko sa test na yun, mataas. Nag-exceed ako dun sa normal. Kaya, nung sinabi ko yun sa OB ko, nakita yung results ng OGTT-75 ko. So, yun, na-diagnose ako ng diabetes in pregnancy or yung tinatawag na GDM. Ayun. So, syempre, nung narinig ko yun noong una, medyo, alam mo naman, ano na naman ako, shucks, ano yung GDM? Ano yan? Ba't ako may diabetes? Eh, yung last annual exam ko, okay naman yung sugar ko. Ang mataas nga, dun yung sa uric ko eh, ganyan. So, hindi ko na-expect na magkakaroon ako ng GDM. Tsaka, wala akong knowledge or wala akong alam. Kasi, syempre, first pregnancy ko to. So, hindi ko alam kung ano yung mga yun. Na, and sinabi naman sa akin, OB ko, na common yun sa mga buntis. Kaya, parang, ni-refer niya ako sa endocrinologist, nutritionist, para makontrol ko yung blood sugar ko. Kasi, may tendency na pag nakontrol ko yung blood sugar ko, mawala siya pag nanganak ako. Pero kapag hindi ko siya na-control, magdadire-diretso siya sa type 2 diabetes. So, syempre, ayun naman natin mangyari yun. Kaya, ayun yung mga ginawa ko. Tapos, kung nakausap ko yung endocrinologist ko, yung endo, parang in-explain niya doon na yung GDM usually, lumalabas siya sa second trimester ng pagbubuntis. Sa 24 weeks, 28 weeks. Samantalang ako, na-diagnose ako kagad. 4 weeks pa lang ako, 4-5 weeks pa lang ako. Kaya parang sabi, masyadong maaga, baka nga daw diabetic na ako, ganyan. Or baka meron kaming, tawag dito, history. Pero ang tanong ako, sa family ko, wala naman kaming background ng diabetes, ganyan. So, anyway, parang in-insure lang ako nung endo ko na huwag ako masyadong magpanic kasi normal yun sa mga pregnant women, kahit na may history or wala, payat, mataba, normal daw siya na lumalabas pag pregnancy. Pero yun nga, kailangan i-control. Anyway, gagawa ako ng separate vlog for this, for gestational diabetes. I-share ko kung ano yung ginagawa ko, ano yung mga tips na pwede ko ibigay sa inyo, ganyan, para makontrol ng blood sugar, kasi baka may kakilala kayo na may GDM din or what. So, gawa na lang ako separate vlog doon para mas ma-explain ko ng mabuti. So, next is, after nung GDM ko, so ito na nga, dumating na ang concert ng The Ones. So, nakapag-vlog ba ako doon? Nanood ako ng The Ones. And siguro dahil sa, yun yung first biyahe ko na buntis ako. Dumalapit lang naman kasi Cubao lang naman yun, Araneta. Siguro ano lang, like, baka nalipasan din ako ng gutom, and then, okay, napagod din talaga ako nung gabi na yun, kahit na hindi ako nagtatalon, umupo lang ako. Pero may time doon na, nung malapit lang matapos, sabi ko kay Han, na parang medyo sumasama na yung pakaramdam ko, parang umiinit na yung feeling ko, ganun. Tapos medyo parang sumasakit yung ulo ko, ganyan. Siguro parang baka nabigla lang ako dun sa ganong
surroundings, tapos pregnant ako, ganyan. Hindi na ako parang katulad nung before, na ma-energy, ganun. After nun, kinabukasan, may schedule kami sa trans-V, sa OB, and doon nakita na meron bleeding near kay BB. So, kaya nirequire ako na kailangan ko doon mag-bed rest for 2 weeks. Sabi sa akin ng OB, bawal akong bumiyahe, bawal akong magagalaw, bawal akong mapagod. Pwedeng maupo, pero mostly dapat nakapahinga lang talaga. After nung week na yun, one night, medyo nangating lalamunan ko. Tapos sabi ko, kaya parang magkakasipon ako. Parang masawa yung pakiramdam ko, ganyan. Sabi ko, hala, baka magkakasipon nga talaga ako kasi naalala ko, naglinis ako nung isang araw, tapos natuyuan ako ng pawis. Nakatulog ako ng pawis, gano'n. So, yun, natuyuan ako ng pawis. So, baka dahil doon. Tapos hanggang sa pagising ko nung kinabukasan, ang bigatan ng feeling ko, masakit yung ulo ko. Tapos sabi ni Hershey, yung besi ko, kasi magka-chat kami, sabi niya, try mong COVID test. Kasi, wala, para lang sure. Tapos ako parang sabi ko, ba't mo COVID test? Hindi naman ako lumalabas ng bahay. Nandito nga lang ako. Paano pa ako magkaka-COVID? Ganyan. Tapos yun, nag-positive ako sa COVID. Na parang, hala ka, nag-positive ako sa COVID. Tapos sabi ko, baka kay Han yun. Baka siya una nagkaroon, nahawa lang ako. Tapos nagtest siya, negative siya. Kaya pala isipan sa akin na ba't ako nagka-COVID. So, naisip ko na lang din, baka dun sa pag receive ko ng mga delivery. Ayun, medyo mahirap yung seasonin kasi hindi ko naiisip. Yun nga, wala akong gana in anything. Wala akong gana mag-isip. Wala akong gana mag-vlog, mag-shoot, mag-work. Kasi mag-work from home din ako. So, very emotions ko that time. Like, hindi ko siya makontrol. So, very thankful din ako sa mga nakakausap ko, sa besi ko, yun, sa mga ninang ko nung kasal, ganyan, sa family ko, na nagre-remind sa akin, no, ganun malungkot, yun yung masama. At sa baby, huwag ka masyadong, huwag ka iiyak, huwag ka ma-stress, ganyan. And, yun din, yun nilalabanan ko, kasi nga, masama din talaga, kahit sabi ng OB, bawal ma-stress, bawal malungkot. So, I'm fighting yung mga emotions na yun. So yun, nung mga time na yun na nalulungkot lang ako, yun, kinakasap ko lang si Lord. Na Lord, guide us, give us strength, yung baby ko, protect mo, ako, ganyan. Alam ko naman that ikaw yung nagbigay nito. Promise mo to, kaya ikaw yung bahala dito. And, grateful lang ako na meron akong Lord talaga kasi sobra yung comfort na nabigay niya. Sobra yung assurance niya sa akin that time. Ang masasabi ko lang talaga sa sarili ko that I should keep my faith whatever happens. Ganon. Na mas kailangan tumaas pa, pataas pa ng pataas yung pagtitiwala ko kay Lord. Lalo na, kasi ganun pala yung feeling na pag may tao na may taong lumalaki sa loob ng chat mo, syempre hindi mo siya nakikita, ganyan, and si Lord lang yung tanging nakakaalam kung ano nangyari sa loob ng chat. So, another level of trusting God sa season na to, kaya ala, thankful lang ako sa guidance niya sa amin sa preparation na to. So anyway, ito na nga, nagpa-check up na kami, grabe, parang lahat ng napagdaanan ko ng 2 weeks na yon, nung nakita ko na sumisipa si baby. Yung sabi ng OB kagad, oh, ang likod na ni baby. Ganyan. Tapos nakita ko yung kamay niya gumaganon. Yung paa niya sumisipa. Ganon. Parang nawala lahat nung pains. And napagdaanan ko ng 2 weeks na yun. Parang sabi ko, Lord, thank you. Thank you for protecting my baby and us. Tapos yun, wala naman nakita any problem sa akin. Chilek naman, wala naman. And yung bleeding, lumiit na rin siya. Kaya nakatulong din yung bed rest, ganyan. So yun lang yung update ko. And I'm excited pa na i-share sa inyo kung ano pa yung mga pagdadaanan ko sa pregnancy journey ko na to. So yun, gusto ko i-end tong vlog na to by reminding you guys that in every season of our life, may mga small, big battles talaga tayong pakaharapin. Pero we just need to be confident because kasama natin sa Lord sa kahit anong battles yan ng life natin.
And yun, hindi matatapos yun. Hanggang sa nabubuhay tayo, hindi matatapos yung mga kaharapin nating battles. But, nagiging magaan siya kasi alam mo na meron kang kasama na nagpapanalo lagi ng laban. Kaya again, thank you so much for watching and I'm excited to share again kung ano pa yung mangyari sa journey na to. And maraya pa akong gusto i-share sa inyo sa mga next vlogs and videos. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe, okay, mag-subscribe ka na para updated ka. Wow, may ko na to sinabi. Para yun, updated kayo sa mga ganaps, ganun. So yun lang, thank you so much everyone and see you on the next vlog. Bye!